Magandang araw po ng Lunes sa inyo, mga kapatid, sa ating pananampalataya. Nandito na naman po tayo upang ating pagnilayan ang salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ito po ang programang Salitang Law. Ngayon po ay araw ng Lunes sa ika-apat na linggo ng panahon ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ating pong pagninilayang ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa libro ni San Juan, sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 10, mga talata 11 hanggang 18. Sa ating pong Ebanghelyo sa araw na ito, mapapakinggan po natin kung papaanong ipinaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo, ibinigay niya ang kaibahan ng isang mabuting pastol at ng isang upahang pastol. At atin pong babaybayin kung saan po ba nagkakaiba ang dalawang pastol na ito. Unahin po muna natin ang upahang pastol ayon sa Ebanghelyo. Ang sabi po dito, ang upahang pastol daw po ay tumatakas sa panganib. Kapag ka nahaharap sa panganib ang mga tupang inaalagaan niya, siya yung nangungunang tumakas o umalis doon sa panganib. Ang ginagawa niya, iniiwan na lamang niya ang tupa. Iniiwan niya ang tupa sapagkat ang tupang inaalagaan niya ay hindi kanya. At nasasabi po natin doon na siya ay walang malasakit sa mga tupang inaalagaan niya. Sa kabilang banda naman po, ang pagkakapaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo sa kung ano ang mabuting pastol, sabi po niya, siya ay handang mag-alay ng buhay sa kanyang tupa. Kung nahaharap sa panganib ang tupang inaalagaan niya, siya bilang isang mabuting pastol ang unang handang mag-alay ng kanyang buhay. Kung may mga mababangis na hayop, ay siya ang unang haharap at magtatanggol sa mga tupang inaalagaan niya. Nandoon pa rin po, ang isang mabuting pastol ay kilala niya ang mga tupang inaalagaan niya. At ang pagkakilala pong iyon ay ikinumpara ng ating Panginoong Hesukristo kung papaanong ang Diyos Ama at siya na anak nito ay kilala nila ang isa't isa. So nandoon yung malalim na pagkakilala ng bawat isa sa kanila. Ang Ama at ang Anak, ang Pastol at ang Tupa. At doon po makikita natin kung papaanong nagkakaroon ng kaisahan ang kawan ng tupa na inaalagaan ng pastol, kung papaanong nandoon ang kaisahan ng Ama at ng Anak, nandoon din po dapat ang kaparehong pagkakaisa ng pagkakilala ng pastol sa kanyang mga tupa. Ito po ang kaibahan ng mabuting pastol at ng isang upahang pastol na mapapakinggan natin sa Ebanghelyo. Ang mabuting pastol po na tinutukoy sa ating Ebanghelyo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung papaano po niya ipinakita ang pagiging mabuting pastol, ganun din naman po niya tayo hinahamon na maging mabuting pastol, sapagkat ang bawat isa sa atin ay ipastol. Pastol sapagkat mayroong tungkulin at responsibilidad ang bawat isa sa atin na dapat nating gampanan ayon sa estado ng buhay na kinabibilangan ng bawat isa sa atin. Kagaya halimbawa, kung ikaw ay isang magulang, nandoon ang iyong pagiging pastol kung papaano mong mapapangalagaan ang mga tupa, ang mga anak na nakatalaga na responsibilidad mo bilang mga magulang. Kung ikaw ay isang anak o kaya naman ay isang estudyante, nandoon naman ang responsibilidad at tungkulin mo bilang maging isang masunurin, mabait na anak at estudyante. Doon po natin makikita ang pagiging pastol sa mga tungkulin at responsibilidad na nakalaan sa bawat isa sa atin. Kaya naman po, nandyan ang mga tupa na dapat nating pangalagaan at gabayan. Saan mang estado ng buhay tayo nabibilang, ay laging mayroong tupa tayong dapat alagaan at dapat gabayan. Ang atin pong itanong sa ating pagninilay para sa ating mga sarili ay papaano natin nagagampanan ang ating pagiging pastol sa mga tupa na nakalaang pangalagaan ng bawat isa sa atin. Naaayon ba sa hamon ng ating Panginoong Hesukristo ang pagiging mabuting pastol sa pagganap natin sa mga responsibilidad at tungkulin nating ito bilang mga pastol ng mga tupa na nakaalaang pangalagaan at gabayan natin?